Alam nyo ba na bago pa man sumikat si Leia Salonga bilang Miss Saigon? I knew what I must do. I'll give you a million things I'll never own. At makilala si Charis Pempenko sa Amerika. Ay meron na pala tayong dating mga grupo ng rock band na yumanig sa buong mundo noon, partikular na sa bansang Amerika. Sila ang Rockefellers, ang pinakaunang rock band na puro mga Pilipino na sumikat abroad. Isa sa kanilang mga naging sikat na awitin noon ay ang Killer Joe. Ang awiting ito ay nakasungkit pa ng pwesto bilang panglabing-anim sa prestihiyosong Billboard Hot 100 noong 1963 na kauna-unahan muli sa kasaysayan ng Pilipinas. Nauna pa siya sa Pyramid ni Charis Pempenko na sumungkit din ng pwesto bilang pangwalo sa Billboard Hot 100 noon. Sino nga ba ang bandang ito? Kailan nga ba nagsimulang yumabong ang kanilang karera? At ang malaking katanungan ngayon ay kung nasaan na nga ba sila? Yan ang ating aalamin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika Paps, samahan niyo akong magbalik tanaw sa kasaysayan upang kilalanin ang pinakaunang Pinoy rock band na sumikat sa buong mundo, ang bandang The Rockefellers. Bago pa man ang dominasyon ng mga British bands sa Amerika noong kalagitnaan ng dekada 60, bago pa sumikat ang The Beatles. Isang banda na purong mga Pilipino ang talaga namang hinihiyawan, hinahangaan at sikat na sikat noon. Marahil ay marami sa atin ang hindi nalalaman ang bandang ito. O baka ilan sa atin ang talagang kinalimutan na sila nang magsulputan na din ang mga sumikat na singers sa Pilipinas sa mga international scene, tulad na lamang ni Arnel Pineda ng The Journey. Run, it's to the midnight sun. Apple Diap ng Black Eyed Peas. Boom, boom, gotta get that boom, boom, boom. That boom. Leia Salonga. Charis Pempenko. Isama na rin natin si Bruno Mars na may dugong Pinoy. Today I don't feel like doing anything. Bago pa sila, ang The Rockefellers muna ang unang nakapukaw sa atensyon ng mga Amerikano noong dekada 60. Noong mga panahong iyon ay napakahirap para sa mga Asyano ang makipagbangayan sa mga puting banda, lalo't uso pa noon ang racial discrimination. Subalit hindi nagpatinag ang ating sariling banda na gumawa ng sariling pangalan at itayo ang ating bandila sa ibang bansa. Ang The Rockefellers ay nadiskubre ni Stanley Ka noong early 60s. Ang apat na Pilipinong ito ay nagkaroon ng isang single hit na hindi nila lubos akalaing aabot hanggang sa Billboard chart. Noong panahong iyon ay bibihira lamang ang nakakapasok sa naturang listahan ng mga pinakasikat na kanta at piling-pili lamang ang mga ito. Si Doroteo Moro Maligmat at ang kanyang mga anak na sina Tony, Junior, Eddie at Albert ay mga American-born Filipino family of musician. Hindi nila aakalain na aabot sila sa puntong pipirma sila ng isang kontrata sa ilalim ng Skepta Records na isang American recording company na sikat noong panahong iyon. Ang parehong recording company na ito ang nagpasikat sa Eiley Brothers noong dekada 50. Sa ilalim ng kanilang kontratang pinirmahang ito ay ang pagsikat ng kanilang biggest hit na Killer Joe. Look at Killer Joe, go,
Ang awiting Killer Joe ay isinulat ni na Burt Russell, Phil Medley at Bob Elgin. Kumuha sila ng inspirasyon para mabuo ang kanta sa kilalang King of Discotheque na si Killer Joe Piro. Si Piro ay isang sikat na dance instructor sa high society na nagpasikat sa mga steps noong discotheque era ng dekada 60 at dekada 70. Sa sobrang husay ng pagkakaawit ng kanilang Killer Joe ay nakapasok ito sa Billboard Hot 100 noong buwan ng Abril taong 1963 na nasa 16 na pwesto. Noong mga panahong iyon ay maihahambing ang kasikatan ng The Rockefellers sa Jackson 5 ng Amerika na mga magkakapatid din. Sa bandang ito, unang nailabas ni King of Pop Michael Jackson ang kanyang talento sa pagsayaw at pag-awit. Matapos sumikat ang kanilang Killer Joe ay sinundan nila ulit ito ng isa pang kanta na may titulong Like the Big Guys Do. Subalit tila doon na din nagtapos ang kanilang karera dahil hindi na kinagat ng tao ang kanilang Like the Big Guys Do tulad ng pagtangkilik sa kanilang Killer Joe. Malaki din ang inilamlam ng kanilang karera dahil may mga kritiko ang nagsasabi na noong panahong iyon ay malaking issue sa Estados Unidos ang racial preference. Hindi sila gaanong pabor na may ibang mga lahing nakakapasok sa kanilang industriya at kumukuha ng spotlight na dapat sana ay para sa kanila. Ang grupo ay muling naglabas ng isa pang kanta na kinompose naman ng award-winning at Hall of Fame music artist na si Neil Diamond na noong panahong iyon ay hindi pa gaanong sikat. Gumawa si Diamond ng isang Christmas novelty song na may pamagat na Santa, Santa. Santa, Santa, remember the time of year. At isa pang awiting may pamagat na We Got Love. Yes, we got love. Ang mga awiting ito ay nakahanay din kasama ang kanilang best hit na Killer Joe. Bahagyang nabasag ang pader o barrier na sumasangga sa mga dayuhang performers sa Amerika noon dahil sa racial discrimination. Napatunayan ito ng Rockefellers nang minsan silang maging panauhin sa isang TV show sa Amerika. Nakapag-guest at nakapagtanghal sila noon sa Dinah Shore Chevy Show, isang sikat at award-winning variety show noong dekada 60 sa Amerika. Ganito ang ginawang pagpapakilala sa kanila ng mismong host ng show. And one of the richest and most exotic is the primitive music of the Philippine Islands. Listen to this. Subalit sa pagdating ng mga British bands sa Amerika tulad na lamang ng The Beatles, The Kinks music at ng The Rolling Stones ay tila napag-iwanan na ang Pinoy rock band na The Rockefellers. Mas humatak ng atensyon at tinangkilik ng mga Amerikano ang mga awiting mula sa mga Ingles. Dito na din nagsimulang mawala at unti-unting maglaho ang karera ng The Rockefellers. Bukod sa kanilang genre ay nagsulputan na din ang iba pang mga genre ng kanta gaya ng R&B, disco at iba pa. Matapos nito ay nagkahiwa-hiwalay na din ang magkakapatid na musikero. Kinalaunan ay sumali si Albert sa Society of Seven noong dekada 60, isang musical group na nakabase at nabuo sa Hawaii. Sinubukan ni Albert na i-rebrand ang kanyang sarili at gumawa ng sariling scene. Binansagan pa niya noon ang kanyang sarili bilang Little Albert Maligmat sa Society of Seven. Siya ang may hawak noon ng bass at drums. Ang naging pinakamalaking hits noon ng grupong ito ay ang 99.8. Subalit hindi naging kontento si Albert sa grupo, kaya naman umalis siya dito noon upang ipagpatuloy sana ang kanyang solo career na hindi din naman niya nais sa katuparan. Noong dekada 80, muli siyang bumalik sa grupo at muli naman siyang tinanggap ng kanyang mga dating kagrupo. Nanatili si Albert sa naturang grupo hanggang sa magsettle siya sa kanyang mas tahimik at pribadong pamumuhay. Sa ngayon, ayon sa mga balita, sina Albert at Eddie ay nagagawa pa ding mag-perform sa kanilang sariling banda na may pangalan na The Fellers in the Rockies na parehong nakabase sa Hawaii. Nagsusulat pa rin sila ng mga kanta at patuloy na ibinabahagi ang kanilang mga talento sa mga tao. Habang ang kanilang nakatatandang kapatid naman na si Tony ay namatay sa edad na 62 noong taong 2007.
Bilang tribute sa kanilang awitin, isang CD compilation ng kanilang mga kanta bilang The Rockefellers ang inilabas noong taong 2001 sa United Kingdom na may pamagat na Luke at Killer Joe Go. Kung hindi sila nasa papanoon ng mga English band, hanggang saan kaya umabot ang The Rockefellers? Maaaring isa na silang institusyon ngayon sa larangan ng awitin, hindi na lamang sa Pilipinas, kundi baka sa buong mundo. Pero ganun paman, hindi naman matatawaran ang kanilang role na ginampanan sa ating kasaysayan bilang mga kauna-unahang banda na purong Pilipino na mag-perform at magpakitang gilas sa entablado ng mga dayuhan. Umanin ang hiyamon at palakpakan na noong panahong iyon ay limitado lamang ang kakayahan ng ating bansa. Bago natin tapusin ang video na ito, isang special shoutout muna kay Sir G Channel, Kelvin Delio, Nginan Urig mula sa Maasin, Leyte, Jonathan D. mula sa Abra, Lailay Romel, Randy Raquel, Mario Petronio, Jomar Dizon, Glenn Bravo 12, Isabelan, Josephine B. Pasquil Jr., Kelvin Delo mula sa Abu Dhabi, UAE, Tatak Pinoy TV at Andrew Carl Badinas. Muli, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa aking channel. Patuloy niyo po sanang panoorin at tangkilikin ang aking mga video. Kung kayo man ay may mga katanungan, suggestions o pagbati, maaari niyo pong bisitahin ang aking FB page at doon ay maaari niyo akong i-message ng personal. Maraming salamat po at God bless! Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais niyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!